Dito kami sa kabilang entrance. Ito ang part na Escorial. Sige, tuloy lang kami ng lakad ha. Lakad pa mo. Mag-ingat. Hike pa more. Complete ako sa tukol. Pag nag-hike kayo, magdala kayo ng tubig. Flat pa lang itong dinaanan namin. Hindi pa matirik. Ano? Okay ka lang? Okay lang ako. Mga bata pa kasama ko. Ay, malalakas pa tuhod nila. Ay, bukid naman ito. Aray ko. Mag-ingat kasi matirik. Ay! Ang tirik! Halika! Nakapagod na ako. Naka 3.5 kilometers na ang lakad ko. Ayan. Sila. Laki ng pot mo. Lakad lang. Hello! Ito yung first stop namin. Mataas na bato na napakataas nito guys. Sa mga matanda, huwag niyo akong gayahin ha, kasi hindi niyo kayang akitin. Pag dumayos kayo doon, bukos ang abutin niyo. Hindi po yan, mababa, mataas po yan at puro malalaki ang bato. So, kailangan niyo dobling ingat. Pansin niyo naman, nakahawak ako dito kasi yung bato na yan malalaki po. So, kailangan po natin, huwag basta-bastang umakyat ng bato kung hindi natin kaya. Okay? So, ito yung first stop namin. Pahinga kami. Then, lakad uli kami na mga ilang kilometers pa? 3 kilometers? Guro. Mga more or less 3 kilometers. So, nakalakad na kami. Siguro nilakad namin mga 3 or 4. Mga 4 kilometers. Mga ganun din. Ayun, nakalakad na kami. Masakit na yung tuhod ko. Pero, carry pa. Kailangan natin banatin ang ating mga tuhod para ma-exercise yung mga tendon ng buto natin. Okay? Siya. Bye-bye. Lalaki ng bato. Ayan, lalaki ng bato.
Okay, Cueva de Oso sa El Escorial. Triangle na ano. So, nakarating kami ng Cuerva de Oso. So, ito. Cuerva din siya pero walang pangalan. Ayan. Ito po yung Filipe the second in Escorial. Ano, famous din siya sa mga nag-hike na gustong maglakad. Ito yung puno. So guys. Ayan, ang lalaki ng bato. Pwede kang pumasok dyan. Pag taglamig at nag-hike ka, pwede kang pumasok dyan. Ayan, matulog ka dyan sa loob. Pahinga. Pag napagod sa kalalakad, hinga. Halika. Lakad ulit tayo. Kararating lang namin dito sa mataas, hindi pa siya yung pinakamataas, hindi na namin kayang akyatin kasi madali kasing dumilim ngayon, so hindi kami pwedeng maabutan ng dilim doon sa gitna ng bundok. So normally pag autumn, alas 2 or alas 3 kailangan nasa baba ka na kasi madali na siyang magdilim. May airplane doon, no? Saan kita ba yung airplane? Ayun. Ayan, doon sa bundok na yun may snow. Ayan, yung puti na yan, snow po yan.